Sa katunayan, maraming pinapanukalang amendment ang economic team. Nabasa ko na yon. Bahagi ako ng pagbalangkas nun. Kaya ang sabi ko ay magtatanong ako matapos na ang committee amendments para makita ko alin-alin nga ba doon ang pinasok niya sa version ng committee at alin na lamang ang kailangang liwanagin ng pa. Kabilang doon ang ilang bagay sa simula ng interpolasyon ko na binigay ko at tinanong ko na. Subalit hanggang ngayon ay tila wala pang tiyak na kasagutan. Halimbawa, bakit walang termino ang buhay ng Maharlika Investment Corporation? Tinalo pa niya ang Bangko Sentral ng Pilipinas na may term yung kanilang existence. Pangalawa, tinanong ko rin, nasaan yung tinatawag nating test of economic viability? Hiningi ko nung hearing na una, hiningi ko nung nag-interpolate ako, binigay lamang sa akin kanina matapos kong hingin uli, at ang nakita ko ay hindi pirmadong dokumento na ang pamagat ay business proposal at hindi test of economic viability. Klaro at maliwanag ang provision ng Saligang Batas kaugnay nito. Partikular, Article 12, Section 16 na sinasabi, bilang general rule, ang mga korporasyon sa Pilipinas dapat iorganisa sa ilalim ng isang general law tulad ng Revised Corporation Code. By way of exception, at ito'y dahil na rin sa karanasan natin sa napakarami at isang damakmak na GOCC nung panahon ni dating Pangulong Marcos, tandaan nyo, ang 87 Constitution ay reaksyon sa panahon ng martial law. Ni-require ng framers ng Constitution ang dalawang requirement bago makapagtayo ng bagong GOCC. Una, dapat ito ay para sa quote-unquote common good. At pangalawa, dapat pumasa sa tinatawag nating test of economic viability. Ito'y tinatanong ko bilang bahagi ng pagtiyak na kung ito nga'y ipapasa, malalampasan ito anumang pagsubok kung may magsasampan ng kaso sa Korte Suprema. Dahil tiyak ko, ang test of economic viability ay iba at malayo sa business proposal. Pangalawa, ito'y marahil dapat ginagawa o ginawa ng NEDA ICC, ng Department of Finance man lang o ng buong economic team. At hindi ng National Treasurer lamang na ni hindi bahagi ng Maharlika Investment Corporation. Sir, meron na ba, na-settle na ba yung tanong nyo tungkol sa ROI at saka yung source of funding? Ang source of funding ay nasa panukalang batas na magmumula sa Land Bank at DBP 75 and 25 kung hindi ako nagkakamali at mula sa PAGCOR at mula sa dividendo na manggagaling sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung balanse manggagaling na rin sa pribadong sektor, dayuhan man o domestic. Subalit, ang tanong pa rin doon, paano yung ROI? Tama naman yung sagot ni Senator Villar nung sinabi niyang wala naman pwede makapag-garantiya ng ROI. Totoo yun. Sa isang voluntaryong namumuhunan sa isang investment. Pero iba naman ang sitwasyon nito. Pwersado, pinwersa, mandatory at walang choice ang Land Bank at DBP na mag-invest dito. Hindi ba tama at marapat lamang na bigyan man lang natin sila ng garantiya kaugnay sa kikitain ng bangko dahil ito ang isa sa dalawa sa kumikitang GOCC ng gobyerno. Pati ba naman yun, papakialaman natin na baka magka-problema pa sila pagdating ng panahon. So marapat lamang para mapangalagaan ang pera ng Land Bank at DBP, bigyan sila ng garantiya ng kikitain nila kada taon. Bakit? Pag bumili ng government security ang DBP at Land Bank para pondohan ang gastusin ng gobyerno, ang kikitain nila ay 6 to 6.5% depende kung magkano ang offer ng Treasury. So at least pantayan man lang nila yon. Huwag naman yung hindi kikita dahil dati na silang kumikita ng at least 6%, di ba? Kung inflation ay nasa 6%, sabi ng Bangko Sentral, bababa ng 4%, then neto ang DBP at Land Bank na 2%. Nung unang pagdinig, tinanong ko na yan, bakit tayo dadaan sa mas mataas na gastusin kumpara sa umutang na lang ang gobyerno? Ang sagot, ang utang daw ay mabigat at iba kaugnay ng equity. Pero utang din naman to eh. Bakit? Tandaan nyo, kung bibigyan natin ng return na tama ang Land Bank at DBP, 6% yun. 2% ng investable funds ay para sa overhead ng MIC. 2 plus 6, 8. Inflation is at 6% right now. So kung i-add mo yon, 14%. Yon ang break-even ng MIC.
Samantalang kung umutang na lamang ang gobyerno, nag-iso ng bond para pondohan yung tulay, para pondohan yung kalye, para pondohan yung power plant, ang babayaran niya ay 6% lamang. Hindi yung katulad dito na hinahabol nila, hindi bababa, sa 12%. So sir, sa dami ng concerns pa dito sa MIF, hindi ito dapat bilisan yung approval. At sa tingin nyo, kapag binilisan ito, sa dami pa lang yung ina-address ng concern, pare ito makapagin sa Korte Suprema? Desisyon ng mayoriya yan. Pero tiyak ko, palaging may mag-aakyat. Hindi ako, pero palaging may mag-aakyat ng iso nito sa Korte Suprema. Kaya marapat, tiyakin natin, o bigyan man lang natin ng armas ang Office of the Solicitor General para mapagtanggol niya ng karapat-dapat itong panukalang ito. Dahil klaro ang provision ng saligang batas kaugnay ng bagay na ito. Marahil isa to sa mga una na GOCC na kinrate sa ilalim ng bagong saligang batas natin ng 1987 dahil wala akong makitang president kaugnay sa ano ba talaga ang test of economic viability. Sino ba ang dapat gumawa dito? Ano ba ang nilalaman nito? At dahil wala pa yung definisyon, ika nga, better safe than sorry, sana ayusin na nila para kayang tayuan ng soldier nito kung may magkukwestiyon man sa Korte Suprema. Tiyak ko, yung binigay sa aking business proposal, hindi yung papasa sa requirement ng saligang batas kaugnay ng test of economic viability. Sir, pwede palaman na isa? Yung test of economic viability? Kung ito'y kikita nga ba o hindi? Dahil nga sa karanasan natin noong panahon ng martial law, daming nilikhang GOCC na lahat naman ay nalugi lamang. At imbis na kumita ang sambayan ng Pilipino, nagkabaon-baon pa tayo sa utang. May mga BS. Halimbawa na lamang, ang isa sa mga nilikhang korporasyon noon ay Napocor, na hanggang ngayon ay binabayaran pa rin natin. So ano naging solusyon natin doon? Binenta, pinrivatize yung mga asset ng Napocor. Yung NGCP, isa pa yon. Dating pag-aari ng gobyerno, nagkabaon-baon sa utang, pinasyahan ng gobyerno, i-privatize na lamang. Ngayon gusto na namang isa gobyerno. Dapat magpasya ang pamahalaan kaugnay sa isang polisiya na consistent, uniform, at predictable. Para sa gayon, yung mga dayuhan at lokal na mamumuhunan, kayang gumalaw base sa tiyempo na dinadala ng pamahalaan. Sir, sir, pa may disconnect dun sa the sponsor admitted na hindi mo magagarantee yung kita. And yet, their marketing MIF, kasi sure will kikita tayo. Kaya nga hiniling ko na on the record. Kaya marahil nandyan kayo para iwasto, ipagbigay alam at itama kung ano nga ba dapat i-expect ng tao dito. Sinasabi nila, makakatulong daw ito sa bansa dahil makakagawa ng tulay, ng kalye, ng dam, ng school building at iba mga ospital. Ang tanong ko, ito'y korporasyon. Sabi nila, kikita. Nasaan ang kita ng gobyerno pag nagpagawa sila ng kalye? Lahat ba ng ipapagawang kalye ng MIC gamit ang MIF ay toll road? Anong pinagkaiba nito sa PPP kung ganun? Ito, galing pa sa Land Bank at DBP yung pera, sa PAGCOR at BSP, samantalang PPP, lahat galing sa pribadong sektor. At nung panahon ng mga nakarang administrasyon, pinapabid out pa ito for the right to construct. So wala nang ang gastos ang gobyerno, kumita pa dun sa right to construct na bid na binigay at pinagawayan, pinagkompetensya ng pribadong sektor. Sir, dito lang sa Senate version, possible pa rin na mag-invest ang SSS at GSIS. Hindi man mandatory, pero voluntary. So, anong danger dun, sir? Wala ako nakikitang danger kung pagbabasihan natin ang track record ng SSS at GSIS. Naging maganda ang investment patterns ng SSS at GSIS. At actuarially, ang tanging rason kung bakit nagkakaproblema minsan sa pondo ang SSS at GSIS ay dahil hindi sila sinusuportahan ng mga nagdaang administrasyon kaugnay sa pag-angat ng premium. Kaya ang nagiging source ng funding, national government na naman. Kaya nga ang uniform personnel natin hanggang ngayon hindi pa saklaw ng GSIS at galing sa budget ang pondo niyan. Dahil hindi kakayanin ang kasalukuyang budget at actuarial position ng GSIS na i-absorb ng gano'n na lamang na may magre-retiro na pero wala namang kontribusyon pa natatanggap maski na sa maikling panahon. Sir, for you po, dapat po ba or tama po ba na ipasa na itong Maharlika Bill this week or do you think it needs more time? Hindi para sa akin yan dahil may kanya-kanyang interest, timetable at gustong mangyari ang mga tao. Pero sa tagal ko sa Kongreso,
isa lamang siguro may papayo ko. Ano mang bagay na minadali natin, hindi maganda ang kinakalabasan. Maligo ka ng mabilis, may singit ka o sulok ng katawan na baka hindi mo nalinisan. Bilisan mong kumain, baka maimpatso ka at subakitan siya mo. Bilisan mong maglakad, baka madapa ka at mapatid ka. Mas maganda, maski na mabagal, basta umusad at umaabante at mas sigurado tayo. Hindi man perpekto, hindi man imposibleng, walang mag-question, at least mas may laban kung ito'y may papasa na may sapat na pag-aaral. Subalit, sabi ko nga, may mga timetable, ang administrasyon, sinertify nila ito. May mga timetable, ang ilan sa mga kongresista at senador. Sa dulo, pagbobotohan naman yan. Walang tama, walang mali. Basta may boto ng mayoriya, sa demokrasya, yun naman palagi ang masusunod. Pero sir, kung kayo sa ganitong klaseng version, acceptable ba ito? Kaya iniintay ko na ipasok yung proposed committee amendments mula sa economic team. Kaya hindi mo na ako nag-interpolate ng mahaba dahil kung mapapasok lahat yun, ang mababawasan na rin yung katanungan ko at konting issue na lamang ang kailangan nilang tugunan at sagutin. Pero, nadagdagan pa nung nakita ko na yung business proposal na hindi naman test of economic viability. Kailangan nilang linisin at ayusin yun. At kapag kahit ang problema, time-bound yun. Pag ito ay pumasa, base doon sa business proposal na sinubmit at yun ang basihan ng Kongreso, hindi mo na pwedeng i-correct yan kung magkaroon man ng test of economic viability pagkatapos itong pagbutuhan. Dahil ang requirement ng saligang batas bago maglikha ng bagong GOCC ang Kongreso, dapat nandun muna yung na makapasa sa test of economic viability. Kung itong test of economic viability na ito ay lumabas pagkatapos ito aprubahan at pagbutuhan, dinagdagan mo na naman ang rason at question, yung mga nais mag-question nitong batas na to. So sir, you will vote against it kapag hindi makapagpakita ng test of economic viability? Actually, I don't know yet. I am yet to decide. I have yet to decide until I see the final version and until these questions, these queries, which the Constitution and the law require, are satisfied. But if they will not deliver, kung ano man yung mga hinihingi nyo na amendments or clarifications? Timbang yun. Wala namang batas na perfecto eh. So kailangan mong timbangin yung benepisyo ba, yung advantage ba, far outweigh the disadvantage and the ill effects. Kada batas naman na pinagbobotohan ng kada senador, yun naman ang batayan at basihan niya. Hindi siguro tamang batayan din na dapat perpekto, sobrang linis, walang gusot man lang kahit konti. Madalas ang basang ang mga batas na pinapasa namin, may konting gusot, hindi perpekto. Pero sa karamihan at sa mas nakararami, dapat mas makakabuti sa bansa. Pero kaya naman na napag-usapan kanina sa focus. Ewan ko, andito ako, hindi pa ako umaakit eh. So with so many issues that you've raised, masasettle ba yun within 3 days? I don't know. I can only speak for myself. And I'd rather give way to the minority leader and the members of the minority because they have not yet had the chance to interpolate on this bill for various reasons. In fact, on last week, I interpolated simply because nobody was ready to interpolate. And I said I cannot interpolate based on the proposed amendments that are yet to be accepted. Kasi tanong ako ng tanong, sayang naman yung oras, tatagip na. Papasok naman pala sa committee amendment, edi sayang lang yung laway namin dalawa. Sa gano'n po ka-importante na may hawl yan sa SOTA na binamadali ng hawl? Well, ang tanongin mo yung nag-certify. Ang tanongin nyo yung nagmamadali. Dahil wala akong nakikitang rason para madali nito dahil hindi naman, wala naman tayong pagkakataon na nalalampasan mula ngayon hanggang pag-resume uli ng Kongreso sa Hulyo. Wala namang golden opportunity na dapat sakyan na agad ngayon mismo, ura-urada, na malalampasan natin kapag hindi ito pinasa bago kami muling mag-resume. So sir, kahit certified as surgeon, it doesn't mean na dapat magpa-pressure yung leadership ng Senate. Kaya prove it immediately. That is up to him. That is up to him and I cannot speak for the Senate President. All certified measures are clearly, not only through body language clearly, part of the administration's priority. Kaya nga sinertify niya eh. So bilang kaaliado ng Pangulo, ang Senate President, ang Speaker, bahagi ng trabaho bilang leader ng magkabilang kamera, ang siyempre isulong at ipukpok yan. So say you said there's no support emergency? Sa akin hindi ko nakikita, maliban sa mga salitang binitiwan na dapat magkatoto. Sir, bakit wala ka sa Kuyos? Andito nga kasi ako, paakyat ka lang ako. Sir, 2 o'clock yun eh. Uy, si Joel nga, kakakit na. Ba't ako mauuna sa majority leader doon?
eh di hindi magsisimula yun nang wala pa siya. Sir, wala na akong pressure from the palace to pass this. Walang kumakausap sa akin mula sa palasyo. Wala akong kausap mula sa palasyo. And then sa leadership, wala din. But the president, the SP has his pronouncement na target na ipasa last week actually. Lahat naman tayo may pangarap at ambisyon sa buhay. Huwag nating ialis sa kanya yung pangarap at ambisyon niya. At yung pangarap at ambisyon naman ng minoriya kaugnay sa hindi pagpatuloy nito. Kanya-kanyang ambisyon at pangarap yan. Sir, galangin na lamang natin yung kanya-kanyang pangarap. Sir, according to Senator Popo, it's unconstitutional yung pag-certify as virgin dahil wala naman yung public emergency sir, kalamitin na i-address si Maharlika. Do you share the same sentence? That is a slippery slope for me because the provision of the Constitution is vague enough to include almost everything. The current economic difficulties being faced by the country can be said to comprise that already. Ngayon, kaya nga siguro ang press release nila dito sa MIC at MIF para makatulong sa pagbangon ng ekonomiya mula sa COVID. Nasabihin natin hindi maka-classify as national emergency yung pagbagsak na ekonomiya natin dahil sa COVID at yung unti-unti nating muling pagbangon at may pagpatuloy yung pagbangon, hindi ako nakahandang sabihin hindi emergency yun. Pero yung sinasabi kong hinahabol mula Wednesday hanggang July 20, ano ba kami, 4? 24. Yun ang hindi ko alam. Pwede namang ipasa ito ng July o ng August, tingin ko wala namang mawawala. Urgent pa rin naman talaga siya kasi mabilis pa rin naman na italakay eh. Kung sakasakali mula nung sinimulang talakayin ito sa Senado, 6 na buwan lamang para ipasa. Nasa isang importante, mahalaga at napakalaking panukalang batas, mabilis na yon kung titingnan natin ang track record at history ng legislative mill, ika na. Sir, pero if it seeks an emergency situation, bakit years yung sinasabi nila bago ma-realize yung FIM? Hindi nila tinatanggap pa yun. Yun lang ang tingin ng mas nakararami. Sabi nila, maganda yung kredito ngayon para makapag-invest tayo sa stocks habang bagsak pa. Kasi bagsak pa ngayon eh. Tama naman yun. Pero ang problema mo kung bagsak yun, hintay mo munang tumaas yun bago kumita. Na kailangan na bang ibenta ngayon, gawing cash bago magastos sa gusto mong proyekto ang gastosan. So may proseso pa yun. At ang cycle usually ng stock market, kung yan ang pagbabasihan natin, 3 hanggang 7 taon ang cycle niyan. Tataas, bababa, kailangan maliwanag, kailan ka bibenta, kailan ka bibili. Ang basic rule doon, buy low, sell high. At pwede mong gawin ng paulit-ulit yan sa parehong stock sa loob ng isang taon. Sir, other issues? Sir, yung napalit na yung bio-video ni Senator Panitias, any reaction regarding observing proper decorums or during that time? Wala sa rules ng Senado na hindi niya pwedeng gawin yung ginawa niya. Wala nagsasabing bawal yun. Ang pagkakaiba lang siguro, hindi pa siguro sanay si Senator Padilla na 24/7 ay may kamerang posibleng nakatutok sa'yo dahil marahil sa dati yung trabaho, sanay siya na merong action at cut. Pero bilang public servant, asahan niya na palaging may cellphone o camera na malamang nakatutok sa kanya na pwedeng gamitin laban na sa kanya. Pero sa ilalim ng rules ng Senado, wala siyang particular na nilabag ang kaugnay sa video ng yun. Marami lang sigurong hindi nakagusto, pero walang particular na rule na nagsasabing nilabag niya at hindi ayon sa decorum ng Senado yun. Sir, meron din observations na yung maraming mga senador hindi na rin naka-observe ng proper decorum, especially during the hearings. May mga nagmumura. Sa session, meron din mga medyo at parliamentary remarks na ginagawa. Being a veteran senator, ano yung mga dapat na additional reminders? Lagi mag-inay sa session hall? Look out ng presiding officer yun. Ang dapat nagmamantina ng order at decorum sa pagdinigman o sa sesyon ng Senado o ng Kongreso ay ang presiding officer. Minsan naman talaga, tao lang, nadadala, nakakalimot. Pero obligasyon ng presiding officer panatiliin ang decorum at order sa anumang pagdinig o sesyon ng Senado. So, karamihan ng mga chairman ay batikan naman na at hindi na kailangan palalahanan. Marahil kinakausap nila pagkatapos ng hearing para naman hindi mapagsabihan sa publiko.
Pero tiyak ko na obligasyon yan ng presiding officer at hindi ng individual na mga miyembro. Dahil sa tindi ng issue, minsan, nadadala naman talaga ng emosyon. Pero sir, di ba dapat well-prepared na nakakontak na yun sa session? Mula pa nung grade 1 tayo, dapat naman well-prepared tayo, pero madalas tinatawag tayo ng teacher na hindi tayo makasagot, di ba? Ganun lang talaga siguro. Minsan, oo, handa. Minsan, hindi. Sa tagal ko sa Kongreso, hindi ko pwedeng sabihin yung mas matagal na at mas mataas ang pinag-aralan. So, wala yun doon. Sir, kung magbibigyan ng authority yung MIC to identify mega infrastructure projects and allocate funds for it, di mo ba nag-encroach sa authority, constitutional mandate ng Congress? No. Because MIF, MIC is considered a GOCC. In fact, Congress should say thank you. At least, hindi na siya burden sa GAA, hindi siya burden sa budget. At yung perang kukunin, hindi naman gagaling sa kukunting pinag-aawayan at pinag-ahati-hatian sa Kongreso. But yung scrutiny na daw po during budget deliberations, binabanggit ni Hisen ko, it's unlike comments about it. I think, Senator Coco might just be acting over zealously when it comes to that because the opposite is far worse for me. Kung hayaan mong pakialaman ng Kongreso, Senado man o Kamara, ang mga investment ng Maharlika, hindi ba mas nakakatakot yun? Ang dulo niya, nag-iinvesta niyan, puro interes ng mga politiko at mga mabatas. Mas gugustuhin at masipiliin ko, minimal ang partisipasyon o impluensya ng Kongreso sa mga investments ng Maharlika kesa bigyan natin ng kapangyarihang pakialaman at diktahan yan ng kamaraman o ng senado. Baligtad ang tingin ko doon. Hindi ako sumasangayin doon. Dahil may COA naman, subject pa rin sila sa COA. At hindi tinatanggal ng Maharlika Bill ang kapangyarihan ng Kongreso mag-imbestiga, patawag sila, manghingi ng dokumento sa ngalan ng accountability at transparency at sampahan ng kaso kung sino man ang umabuso, lumabag sa batas. Ang singil o maling singil. Para sa akin, mali ang audience na kinakausap. Ang dapat hilingan ng paliwanag at panawagan dapat naka-address sa ERC. Lahat ng amount na nakalagay sa bill ninyo, sa electric bill, nating lahat, lahat yan dumaan at pinayagan ng ERC. At inamin mismo ng ERC sa pagdinig na ang pinayagan nila yung pagsingil ng NGCP sa mga proyektong ginagawa pa lamang at hindi tapos. Kung may kailangan bumawi, mag-review o mag-correct, hindi NGCP yun kung hindi ERC. Ang NGCP ay isang pribadong kompanya, negosyo yan. Huwag mo silang pulaan kung gusto nilang kumita. Siyempre, pinanganak ang pribadong kompanya para kumita. Ang pinanganak din at nilikha ang regulatory agency tulad ng ERC na bantayan at tiyakin na walang pag-aabusong ginagawa sa merkado ang pribadong sektor. Trabaho ng ERC at ang panawagan marapat. Iba to sa ERC. Dahil ang pwedeng gumawa ng solusyon dito, ERC din. At nangyari ito dahil pinayagan ng ERC. So magandang tanungin, bakit pinayagan ng ERC na maningil ang NGCP sa mga proyektong hindi pa naman tapos at pinapakinabangan ng mga consumer. Paano makabuli, sir, ni ERC? Yung i-file charges? Anyone can file a complaint or petition before the ERC. Hindi naman ganun ka-stricto ang requirement of standing sa pagsampa o hain ng kaso sa ERC. That you are a consumer, lahat naman tayo consumer. Siguro ang requirement lang, nakapangalan sa'yo yung electric bill mo. Hindi yung anak mong 14 anyos o 16 anyos. Sino mang may bill na binabayaran at nakapangalan sa kanya yung bill, maaaring magsampa ng kaso o petisyon sa ERC. Pwede ba motopropio? Pwede rin motopropio. May kapangyarihan din ang ERC para dyan, tulad ng sinabi ko. Ang marapat inuutusan, tinitingnan, tinatanong, ang ERC. Dahil pinayagan nila yan bago yan nagawa ng NGCP. Hindi siya dapat gawin na ng ERC yan? Without waiting for... Doon sa hearing, sinabi nila na pinayagan nila yan. Marapat at the very least, ewan ko kung hiniling sa ERC doon sa hearing, na i-review nila yung polisiyang yan and motu proprio for them to look at it. Ano? Hiniling pero ano?
parang minor disruption, parang statement. Dapat ba formal? Ito? Formal o pwede rin. Sino mang member ng Senado na may gusto, maaaring maghain ng petisyon sa ERC. Pero sir, yung naging move na yun ng ERC, may basihan pa? May batas pa? Or... Hindi ko alam. Sa ilalim ng batas, sa ilalim ng EPIRA, basta alam ko, ang klaro ay ito. Walang pwedeng singilin, isang inutusan ng ERC na mag-refund sa sobrang singil. Ang nangyayari naman yon at binabalik, at may paraan naman para bumalik, kasi kada buwan tayo may binabayaran eh. So kada buwan, huhulugan lamang yon. Yung balik, hindi cash. Ibabawas lang sa bill kada buwan. Pero sir, pwede din mantingnan po may kontsabahan between the ERC and NGC para payagan na yung collection in advance? Kung yun ang tututukan ng pagdinig, pero ang tila tutok ng pagdinig ay laban lamang sa NGCP at parang extra lang yung ERC doon. Para sa akin, yung ERC ang dapat na bida sa pelikula o hearing na yun, dahil gaya ng sabi ko, walang malalagay sa bill natin. Walang sobrang singil na makakalusot unless pinalusot at pinayagan yon ng ERC. Mm-hmm. So we are there next to press that point. Pag may time. Ay, sir, kasi ikaw naisip yan, sir. Ano? Bakit ka walang kaya? Kasi may mga hearing din ako, iba. So magkakaroon na naman. Tapusin na natin to, baka saan pumapunta to? Sa kapus. Kung nandun pa sila. Pero kung mabalita ako nagsisigawan at nag-aaway na sila, ba't ako pupunta ron? Kamalaway ko pa. Nag-aawat, sir. Thank you.